dyan po sa atin, parang nakaupo lang ako sa cafe, tapos parang nadaanan niya lang ako, and then lumapit lang po siya sa akin, hiningi niya yung phone number ko. Tapos dun na po next time. Nung umuwi po kami ng Korea, ganito lang din po, nagtatrabaho din siya sa company, tapos yung salary, pambayad din ng bills, ganun. Yung parang surviving lang po, hindi yung kumbaga kulang pang saving. Niregaluhan niya po ako ng cosmetics. I posted sa Instagram ko. And then, ang dami nag-comment na, bakit di ka magbenta niyan? Ba't hindi mo ibenta dito sa Pinas? So, dun po nag-start talaga yung business ng online selling for cosmetics and beauty products. Tuwing uuwi yung husband ko after work, bilang ang dami niya nang ipapak, tutulungan niya na ako after niya mag-work. Tapos, na-realize niya na ba't biglang dumami na. Dati po, mga small boxes lang. Ngayon, ang dami na. Tapos, chinek niya po yung files ko. Kinumpute niya yung parang mga revenue, yung mga income. Then, dun niya na-realize na mas malaki na pala yung mga kinikita ko po sa salary niya man. Namin na merong isang product dito na sobrang benta niya, kaya lang di kami allowed magbenta. Dahil di din sila kumukuha ng distributor. So naisip po namin, nagawa na lang kami ng own product namin. Huwag tayong matakot mag-take ng risks kasi if we won't take risks, hindi po natin malalaman kung hanggang saan yung kaya nating ma-achieve.